So to these videos, guys, I will update you to our greenhouse November tour in our greenhouse. Let's see what's going on in our greenhouse in November, month of November. Alright, so ito yung nasa paso na angel trumpet. Naglight ang kulay. Nasa paso yan siya, guys, yung maliit. Tapos doon may mga tanim ako dyan na malunggay, nasa maliliit na paso. May gabi na may takway. Yung pots na may malunggay, dyan ko na tinago kasi lumamig na dito. At may tumubo na sayuti, tinanim ko na rin dyan. Yan yung sayuti, guys, o gumagapang. That's sayuti. Sayuti plants inside our greenhouse. So I just planted it a month ago. And look at that. They love cold weather. Ang sayuti pala, gustong-gusto ng malamig. Kaya, tingnan nyo naman, guys, o. Kahit ang lamig, ang ganda ng dahon niya. So anyway, mayroon pa tayo ditong malunggay. Hindi ko lahat-lahat ibanggit dito kung anong nakatanim lahat dito, kung anong nakatago dito sa aming greenhouse, mga best. Kasi, naku, maabutan tayo ng siyam-siyam. At ito naman, ipagmalaki ko sa inyo ay yung plumera or kalasutsi. Finally, nagbulaklak na. From Linda Madison. Galing yan sa kaibigan ko, guys, sa Sabana nung pumunta kami sa bahay nila. Tapos doon, guys, may tinanim akong kamuti. Last time na nag-vlog ako ay turnip, lettuce, beets, or whatsoever I planted there. Now ay kamuti. Kasi ang kamuti, yan yung pinaghawanan ko ng kamuti. Ayan, tinanim ko dyan. Ayan, pwede na tayong mag-harvest ng dahon ng kamuti, ibinta. So anyway, dito tayo sa kabila. Ayan, oh, marami akong mga bulaklak. Pinagtago ko dito, sili. Yan, mga pinaghukay ko yan para ilagay sa paso. Kasi lalamig na, lumamig na nga eh. Tapos dito naman, ang dami kong mga tanim-tanim. Ayan yung si avocado. Ayan yung avocado, guys, oh. Yan. Si avocado. Tapos ito yung heater namin. Naglagay kami ng heater kasi malamig na. Tapos dito, ayan si magandang malaking angel trumpet. Naandyan yan sa paso. Maliit na paso, lumaki siya at nagkaugat dun sa lupa. Ayan, yung mga tinanim ko dito, guys. O, matagal na rin akong hindi nakapag-update dito or hindi ko kayo tinor dito sa loob ng aming greenhouse. So, dito tayo. Madaliin natin para ba makita ninyo kung anong laman dito. Ayan. Yan yung heater, oh. Mainit na yung heater. Kasi malamig, uminit. Off and on yan, guys. Ayan, dito naman tayo. Tingnan nyo man dyan, guys, oh. May okra pa akong isang naiwan na puno dyan, oh. Isang okra. May nahinog. Putulin ko yata yan kasi hindi na lumalaki yung mga bunga niya dun sa tuktok. Ayan, oh, sa tuktok niya. So, dyan ko tinanim yung tatlong puno ng kalamansi. Oh, yung kalamon din, I planted on the ground. Kasi nga, nasa paso, nanilaw yung dahon. Sobra naman kasi ang daming bunga. Kaya, wala na. Ayan, oh. Tinanim ko na lang dyan. Oh, makita nyo ba, guys? Ayan, oh. Naghinuga na yung mga bunga. Tapos, yung minarkot ko na andyan, mayroon pang bunga siya. So, dito tayo. Dito tayo. Ayan. See?
Basta ilibot ko lang kayo sandali. Kasi nga, pag matagalan, hahaba. Tapos yung kape, tingnan naman nyo guys yung kape, oh. Bigay yan ng friend ko, yung lima yata yan na puno. Ano, apat. Tapos yung isa, binigay ko sa isang friend ko. Tapos yung dalawa na binta ko na guys. Ayan. Ayan, marami ako mga coleus plants. At yung mga huya ko dyan. Ayan yung mga huya ko. Ito yung si Huya Carnosa. Mayroon ng pedankle. Ano pa? Ayun yung atis. Ayun yung atis guys, oh. Yung atis na tinanim ko sa lupa, bigayan ni Margie Baker. Ayan. Ayan, oh. Ayan. Yan, oh. Diyan. Yung nasa lupa, green na green na dahon. Yan yung atis. Tapos dito, naman, mayroon din akong tinanim sa paso na mga kamote. Yung tangkay na pinaghawanan kung naggulay ako. Yan, sa malaking paso yan. At mayroon ako ditong Christmas cactus, ready na ibinta. Ito naman, hindi yan ibibinta. I-display ko yan doon sa harapan namin sa balcony. Yan. Tapos yung papaya na sa paso, nilagay ko na lang din dito sa greenhouse. Kasi naawa akong pinapabayaan doon sa labas. Ang dami kong mga succulent dyan. Tapos dito. Ayan, ang dami. Ano? Dami kong mga tanim-tanim dyan. Tapos dito naman tayo sa dulo. Ayan. Halo-halo na may succulent. Mostly are succulent. Ayun o yung succulent ko doon. Napakaganda tingnan guys. Tapos may spider plants. At ito yung malunggay na nasa paso. Ayan yung last year na mga pinagputol-putol ko. Itinanim ko sa isang paso. At may isang nabuhay. Nagkaroon ng dahon. Tingnan nyo naman guys. Tapos yan din. Nakabinta na rin ako ng pinopropagate ko na yung mga tanim na yan. Ayan mga succulent. Si Fleming Kitty ay isa ding succulent. Naku, umulan na dito guys. Pero nandito naman ko sa greenhouse. Ayan siya guys. Oh, yan ang mother plant ko. Ayan. Tapos dito tayo sa gilid. At ito yung pinakauna naming biniling kalamansi. Grabe guys, pinutulan ko ng mga dahon kasi maraming bunga yon. Tapos hinarbis ko. Pagka-harvest, pinutulan ko na rin ng mga dahon. Ngayon, nagbulaklak. Grabe ang bulaklak. Tingnan nyo naman guys, oh, ang daming bulaklak. Pero hindi yan lahat magbubuo na bunga. Pero nagbulaklak ng marami. Kakatuwa, nanilaw na nga ang dahon yan eh. Akala ko mawawala na, pero nilagyan ko siya ng mulch. Yung parang ginaling na kahoy. Ayan. Masaya siguro siya na may nakatakip sa kanya. Kaya binigyan ako ng mga bulaklak. So, dito naman sa Rice Garden, mga best, ay ito yung litos na tinanim ko. Ito yung mga seeds na tumubo doon sa ground sa labas sa garden. Pinag bubunot ko doon, kinukuha ko at transfer ko dito sa Rice Garden namin sa greenhouse. Kasi pag malamig na, mawawala din sila. Pag mainit naman, bumabalik sila doon. Pero hindi lumalaki. Pero dito sa greenhouse ko nilagay, ayan, lumalaki na sila mga bes. Pwede nang i-harvest. Malapad, malaki pa sa kamay ko ang dahon. Ayan o, ang lapad ng dahon guys. Tingnan nyo guys ha. Oh, ang lapad ng dahon. Parang tabako. Parang tabako siya. Oh, pero maano to? Parang lasa siya yung butter lettuce, yung malambot na lettuce. Yan.
Yan ang litos natin. Tapos may tumubo na kale. Hindi ko yan sila tinanim, kundi tumubo lang. Basta ibinidiligan ko lang sila dyan. Nagtubo naman. Ayan o, malalaki na. Pwede na tayo makagulay. Diba? Tapos dun sa dulo, may mga halaman din doon. Ayan. May mga halaman din doon. At yan yung iris ivy. Nagbulaklak. Yan yung mother plant ng iris ivy ko. Tapos ito yung sampagita. Yan, dyan ko nilagay. Hindi ko nalipat sa malaking paso. Dyan pa rin yan sa original niyang paso. Hindi ko malipat. Next summer na lang ko ililipat yan at mag-propagate tayo niyan. Okay? So, dito tayo sa aking tanim na lemon. Ayan si lemon. Ay, hindi ko tinanim pala. Bili ko pala ito. Para siyang naging, ano guys, oh, nagiging variegated yung dahon ng lemon. Uy, naging variegated ang dahon ng lemon. Uy, bakit naging ganyan siya, no? Variegated lemon pala ito. Ang liit nitong binili ko. Pero lumaki na siya guys, oh. Mga 8 months na ito sa akin. Binigyan niya ako ng isang bunga. At least may isang bunga na ano. That means mamumunga na talaga siya. Tapos doon sa mga gilid-gilid, may mga paso din doon. Ayun. Doon sa dulo ng walang hangganan. At ito yung puno ng papaya. Ayan yung papaya natin guys. Oh. Ay, ang lalaki ng bunga, nakakatuwa, 'di ba? Nung nag-vlog ako dito sa papaya na 'to, yung bunga ay hanggang dito lang. Nung tumaas, ayan oh, nasa dulo ang laki-laki ng bunga. Oh, Mama Mia, ang laki talaga ng bunga, guys. Oh, ang ganda. Pwede na daw itula, ilagay sa tinula. Pwede niya ilagay sa tinula. Tapos yung isa dati, walang bunga ito na puno. Ito oh, walang bunga yan. Ngayon nagbunga nung summer kasi malamig na ngayon. Ayan oh, ang lalaki ng bunga din. May 4 na bunga o 5. 4. Ang lalaki ng bunga niya guys. Yan yung kinalbo ni Busing. So, yan na muna ngayon ang aking iba-vlog sa inyo or ipapakita sa inyo mga bes. Mayroon pang isang puno doon ng papaya. Naging 4 ang sanga. Maliliit naman ang bunga. Maraming bunga pero maliliit. Pero okay lang. So, yun lang po mga bes ang aking ibahagi sa inyo. Nawa ay nasa mabuti kayo at salamat sa inyong support. Thank you so much guys sa inyong mga support. At ako'y bahala nang magbabalik sa inyo. Basta hintay-hintay lang po kayo, okay? So have a blessed day everyone. Bye now and thank you.